Ang mga aso sa kasalukuyan ay may ginagampan ng papel sa lipunan. Maging ito'y bilang gabay sa may kapansanan o di kaya'y kawani ng seguridad. Tapos, noon talaga, why? Si Bantay, tinatrato na rin kasambahay, kapamilya, kaibigang panghabang buhay. Bata pa lamang si Chan na nagsimula siyang mag-alaga ng mga aso. Oh, yun talaga yung hinihingi ko. Nung bata ako, nagda-drag pa ako ng stuffed toy na dog para makakuha ng aso. So finally, binigyan na ako ng around grade 4 ata. Binigyan na lang first dog ko. Buong buhay ko, aso na ang mga alaga ko. Sadyang mahilig si Ate Jenny sa mga hayop, kaya dumami ang kanyang mga aso. Nakikita ko sa ads, tapos tinatawag ko yun, sinukuha ko. Binibili ko sa karte mga kumusan ng mas mura. Saba. Nasa kanilang pamilya na ang pagkahilig sa aso, kaya nahilig na din si Miguel sa mga ito. Yung daddy ko, siya yung mahilig sa aso talaga. So, sa magkakapatid sa amin, mahilig din kami sa aso, pero ako talaga yung pinakamahilig talaga. Hindi na basta-basta ang pag-aalaga ng aso ngayon. Tinitiyak ng mga amo na kanilang napapagkaloob ang dekalidad na pag-aalaga sa kanilang mga aso. Ito, miss nila, oh. Ito. Tsaka yung nilalagay ko sa tubig kasi may sipon yung isang aso. Itong dextrose powder. Tsaka, vitamins nila. Si Bowie, nagka-stone siya. So, nag-undergo na siya ng surgery. Tapos, si Yara naman na cesarean. So, actually, suki na sila sa animal house. Pupunta si Rocky sa animal house sa Bel Air para magpa-check up. Ito yung baby book ni Rocky na galing sa animal house. Ito yung record niya ng check up every ito yung buong month na nakasama namin siya. Bali every month bibisita siya sa animal house para check up. Buti pa siya check up eh kasi ako hindi. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just a what I'm gonna do. Ooh, love to hold ya, ooh, love to kiss ya, ooh, love. Ano kinakain nila? Aka na, kita ko sa Cartimar, bagong labas pang maganda sa aso. 280 isang kilo. Pero binili ko yung tag-isang sako talaga. Ayaw ko nang magkanin eh. Si Rocky kinakain niya madalas. Beef na pedigree. Pero pinaka-favorite niya pala yung chicken liver. Basta maamoy niya na yung chicken liver. Ubus na yun in less than 3 minutes. Ubus na yun. Mahilig din siya sa ice cream. Si Mandy, yung dog food siya. Yung bawaw. Yun yung recommended yun for her breeding. Si Yara, tsaka si Arthur, Royal Canaan, if tama yung pronunciation ko. Royal Canaan, Shih Tzu, may different in-offer sila na dog food, depending sa breed. So yung food na yun, based na yun kung sa smell nila, para sa coat, pati sa pagpupo, yun na yung parang special mix na siya for that certain breed. So ito dito nakalagay na yung mga gamit ni Rocky pampaligo. May sarili siyang shampoo, sabon, ito
sarili ng toothpaste. Para pag nagtututbrush siya. Ito nga pala yung ano niya, pareho ng toothbrush. Dalawa yung toothbrush niya. Ito yung toothbrush para sa teeth niya. Ito naman yung para sa gums. Kapag sasot mo lang siya sa fingers mo na ganyan. Tapos kakaskas mo sa, yun nga. Yun, sa bibig niya. Ako na lang nagpaligo sa kanila. Meron namang kumpletong gamit dito. Ito yung ano, shampoo nila. Puro nga, bigyan mo naman dyan. Ito yung supply nila at saka yung panggupit sa ako. At saka yung pang aso, pang ano ko, pang kalbo ko sa kanila. Kung ano. Ito yung mga accessories nila and mga damit. Usually nabibili yun parang pasalubong from States or kung saan man ang galing or kahit sa SM. Pag na gusto lang magpasalubong. Mas mahilig ako sa mga tiara kasi maarte ah, si Bowie. Meron pa nga siya dating wings pero nasira na kasi pinakagat nila. Tapos pag Halloween naka-costume din siya. Ito yung box ng ano niya. Box ng clothes niya. Ito yung sinuot niya ng Christmas season, ng December. Eh, Santa Claus. Kasi lang mainit na siya ngayon eh. Ito yung ginamit niya ng ano, Halloween. Parang clown. Parang clown suit. Ito naman, binili lang namin sa Malaysia. Bat dog, nakita namin. Ito yung suot niya pag Valentine's, red and white. Ito yung regalo namin sa kanya ng Christmas. This Christmas lang. Air Force na vest. Ito yung polo niya. Inagamit niya to pag ano, malamig. Kaya January. Kasi niya may damit talaga eh. Kumbaga, alam niya kung kanyari, pagkatas siya pala paliguan, alam niya na dapat siyang bihisan, na-excite na siya. Alam niya talaga yung box niya. Pag ano nga, galing nga sa kakaligo lang, hahanapin niya talaga yung box niya. As yun, pipili na ako ng damit kung anong maganda isuot sa kanya sa araw na yun. May toy siya dito. Meron din siya sariling ano doon, basket doon. Gawa na dito yung tennis balls niya. Ito naman pala yung ano niya, sariling basket niya ng toys. Sobrang dami niya ng laruan eh. Dami na naming nabili para sa kanya. Iba-ibang laruan nga yung pinipili niya everyday eh. Ah, doon na. Sisirain niya na yung laruan na yan bago niya i-fetch. Tagal mo naman ibigay sa akin. Meron silang basket of toys. Ito yon, kuha lang sila ng kuha. Tapos pagising mo, nakakalat na yan. Maroon naman sila maglaro dyan eh. Nagha-hagot-hurt sila dyan. Kuha na lang sila ng toys nila. So sanay na sila sa basket na to. Ganyan lang, dali lang sila mag-play. Siguro ang pinaka-advice ko lang talaga na mahalin yung pet mo at bigyan mo talaga ng oras. Tsaka be responsible. Hindi kasi basta-basta yung pagkakaroon ng pet eh. Kailangan talaga alagaan mo yung asa mo. Kasi mapapamahal din talaga siya sa'yo eh. Pag, ano, pag minahal mo siya, maisusuklian niya naman yun eh. Iba-iba man ang estado sa buhay ay halos parehas ang pag-aarug at pagmamahal na kanilang naipagkakaloob sa kanilang mga alagang aso. Bilang kapalit ay masasabing binibigay ng kanilang mga alaga ang katapatan at patnubay sa kanilang mga amo. Aso, hindi ko pagpapalit yung aso kaysa tao. Tingnan mo naman eh, tumatanda na ako, mukha na nga akong aso, exotic na nga yung mukha ko eh. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home.